Kamusta ka anime? Ito ng episode 243 ng season 2 Slam Dunk Fanmade na pinamagatang Japan Bilig. Disclaimer lang ka anime, ang inyong maririnig at makikita sa kwento ay pawang fanmade at fanfiction lamang. Wala po ito sa original na manga at anime. Ito ay ginawa ko para mabigyan ng kasiyahan ang mga taong nagmamahal at sumusuporta pa rin sa Slam Dunk. I hope na lumabas na ang season 2 nito. At pag nagustuhan nyo naman ang aking ginagawa, huwag kalimutan na mag-subscribe at pakifollow na din ang aking Facebook page at Facebook gaming page. Maraming salamat. Tara, at atin ang simulan. Bitch, get off of me. I'm bunking deep in Tennessee with my brothers from the 3. Be quick to click and break the peace. No respect for what they... Mabalik tayo sa nakaraang episodes kung saan ay nagpakita ng malupit na bilis si Rukawa at Sakuragi. Sabi ko naman sa inyo, babawi ako. Hindi ako basta papayag na maliitin nyo ang aking kupunan pagdating sa laban. Kaya humanda kayo. Madami pa kaming gagawing puntos bago matapos ang isang minuto. Seryosong sabi ni Sakuragi. Sige lang pula ang buhok. Mas gusto kong agresibo at mas ginaganahan ako. Ngising sabi ni Tetsuro. Kaasar na, hindi na namin sila mahabol at lalong tumataas ang lamang nila. Ano bang mali sa mga binigay kong play? Ginagawa naman ng mga player ko ang lahat sa laban. Ganun ba talaga kalakas ang show ko na to? Kanina pa sila. Hindi maaaring matalo kami dito. Inis na bulunga ng coach ng Hayamazaki sa sarili niya. Napansin mo ba, Sendo? Nakangiti pa rin yung number 4 ng Hayamazaki kahit binastos na siya ni Sakuragi. Tanong nga ni Maki. Nakita ko nga rin. Sa palagay ko, masaya siya dahil nagkaroon sila ng katapat na mas malakas kumpara sa kanila. Yun siguro ang nararamdaman ngayon nung number 4. Sa tingin ko rin, mas gaganaan siya sa second half na laban dahil sa pinapakita ng Shouhoku. At bukod dun, gusto niya lang talaga subukan ang lakas ng Shouhoku dahil dun siya masaya. Sagot ni Sendo. Nasa panig na nga ng Hayamazaki ang bola at hawak na ito ni Naruse. Habang idinidribble niya ang bola, sinubukan niyang umatake papunta sa loob ng basket. Ako na bahala pumuntos. Tutal, malas naman ang iba sa amin. Baka sa akin pumabor ang momentum. Bulong sa sarili ni Naruse. Nagawa nga niyang malusutan ang depensa ni Mitsui. Mag-a-attempt na sana ito ng layup nang biglang sumulpot sa harap niya si Akagi. Huwag mong tangkain na makapuntos ka sa ilalim. Wika ni Akagi, sabay block sa tira ni Naruse. Ano? Ang bilis niya mapunta sa harap ko. Kulat na sabi ni Naruse. Tumalsik nga ang bola sa labas. Kung inaakala mo na makakapuntos ka, pues nagkakamali ka. Baka nakakalimutan nyo. Ako ang captain ng Shouhoku. Tandaan mo yan. Seryosong sabi ni Akagi. Kainis, ang yabang din ng mukhang gorilla na to. Gigil na sabi ni Naruse. Si Akagi, mukhang nagpaparamdam na siya sa kupunan ng Hayamazaki. Pansin nga ni Sendo. Inaasahan ko na yan, Sendo. Kanina ko pa hindi nakikitang gumalaw yan sa ilalim ng basket. Mukhang ngayon ay ganado na siya. Lagot na talaga ang Hayamazaki niyan. Sambit nga ni Fujima. Grabe talaga, pati yung number 4 ng Shouhoku. Hindi niya pinalusot ang number 5 ng Hayamazaki. Hirap na nga ang Hayamazaki sa depensa, nahihirapan pa rin sila pagdating sa opensa. Ano na kaya ang gagawin nila? Isang minuto na lang ang natitira sa oras. Usap-usapan nga ng mga manunood. Ang ginda ng ginawa ni Captain sa ilalim, Coach. Wika ni Ayako. Inaasahan ko na yan, Ayako.
Si Akagi yung player na tahimik lang sa ilalim. Pero mabangis. Sagot nga ni Coach Anzai. Ibig niyo sabihin, Coach? Kanina pa nakikiramdam si Captain? Tama ba ako, Coach? Sambit muli ni Aya ko. Ganun na nga Aya ko. Sagot ni Coach Anzai. Yun pala ang dahilan. Bulong muli ni Aya ko sa sarili niya. Wala pa rin talaga pinagbago ang talon ni Akagi. Sa tingin ko nga, mas lalo pa siyang lumakas maglaro. Wika ni Hanagata, nakakadating pa lang sa laban. Oh, andyan ka na pala Hanagata. Kanina pa kita inaantay. Sayang, di mo nakita yung mga naganap kanina sa laban. May palagay nga ako na mahihirapan ka na at maging si Uzumi kay Akagi. Baka nga di nyo na siya kayanin. Wika ni Fujima. Maaaring oo, pero hindi naman ako papayag na siya lang ang lumakas. Nagsanay din ako para talunin ang Shouhou ko na yan. Sambit nga ni Hanagata. Ano na, Hayamazaki? Hanggang dyan na lang ba ang kaya nyo? Bigyan nyo naman kami ng magandang laban. Parang nawawala na tuloy kami ng gana sa inyo. Pagyayabang nga ni Sakuragi. Tingnan nyo, naghahamon yung number 10 ng Shouhou ko sa Hayamazaki. Parang wala siyang takot kung hamunin niya ang mga ito. Pansin nga ng mga tao. Sige Hanamichi, yabangan mo lang ang mga yan para mas lalo silang kabahan. Sigawan ng mga kaibigan niya. Nasa panig pa rin nga ng Hayamazaki ang bola at hawak na ito ni Tetsuro. Sabay pasa niya kay Naruse. Pagkakuha nga ni Naruse sa pasa, isang crossover agad ang ginawa nito. Sabay hawi ng bahagya kay Rukawa. At yun nga, nagawa nitong malusutan ang depensa ni Rukawa. Sabay tira nito sa perimeter. Dahil na open na siya, ayun, ibinitaw niya ang bola. At pumasok nga ito. Puntos para sa team ng Hayamazaki High. Ang score ay 31-23. Babasa 8 ang lamang ng Shouhou ko. At 32 seconds na lang ang natitira para sa first half. Nice move, Naruse. Ang ganda talaga pag ginagawa mo ang crossover na yun. Iwan na iwan sa'yo yung number 11. Bati nga ni Takaiwa. Hindi pa rin ako nasisiyahan sa puntos ko na yun. Hindi kasi natin magawang makadikit sa lamang ng Shouhou ko. Sagot nga ni Naruse. Okay lang yun Naruse. May second half pa. Doon tayo babawi ng score sa kanila. At tatalunin natin sila. Sabat ni Tetsuro. Sana nga Tetsuro, mangyari ang sinasabi mo na yan. Sabat ni Naruse. Nagulangan mo ko doon ah. Wika ni Rukawa sa harap ni Naruse. Hindi gulang ang tawag doon. Masyado lang madali malusutan ang depensa mo. Sagot ni Naruse kay Rukawa. Tiningnan lang siya ng matalim ni Rukawa. Nagtitiwala ako sa inyo, team. Alam kong kaya niyo pang pababain ang lamang ng Shouhou ko na yan bago magtapos ang first half. Bulong nga sa sarili ng coach ng Hayamazaki na buo pa rin ang tiwala sa kuponan niya. 32 seconds na nga lang ang natitira para sa first half. Makakagawa pa kaya ng puntos ang magkabilang kuponan? Yan ang aabangan natin sa susunod na kabanata. Muli, maraming salamat. This is Phantom Man and sign out. Bye-bye!